Hi guys! Welcome back to my channel. So, gusto ko lang i-discuss to ng wala lang, bilisan. Naisip ko lang. Kung gusto nyong mag-generate ng money, I mean, technically, hindi naman promise na kung magkano yung kikitain nyo, pero feeling nyo, mayroong mga bagay dyan sa bahay nyo nakatambak, hindi naman ginagamit. Or, yung mga bagay na hindi mo na kailangan, or ayaw mo na, I suggest ibenta nyo online. Like ako, ito, yung aking shoes, well, medyo matagal na siya pero good condition pa rin. Binibenta ko sa Shopee, ito, may benta na naman ako. Hindi ko pa nalalagyan ng airway bill. So, kesa masayang, I suggest lang na kung gusto nyong magbenta, kahit pre-love or yung mga nagamit na or okay-okay, siyempre naman yung magagamit pa rin, yung bang usable and maganda pa ang condition. Huwag naman kayo magbenta ng ano ha, yung gutay-gutay na, tipong alam mo namang basahan na mga ganun dahil lang gusto nyo kumita. Siyempre, kung halimbawa damit yung binibenta mo, dapat yung magamit pa ng tao, okay? And siyempre, kailangan yung presyo din na aayon din dun sa kondisyon ng ibibenta mo, halimbawa sa damit. Ako, binibenta ko yung mga damit na hindi ko na ginagamit dahil sa pinagkasikipan ko na. Pangalawa, natatambak lang o hindi ko na-type, mga ganon, feeling ko hindi na bagay sa akin. Yung iba pinamimigay ko, pero yung iba binibenta ko, yung iba hindi ko mabenta kasi feeling ko hindi na pwede ibenta, ganon. So, depende. Ako, pag nagbenta ng mga pre-love, hindi ko masyadong, as in yung tinutodo mahalan kagaya ng iba, tama lang, makabalik lang, yung ganun. So, maganda siyang idea. And then, kung balak mong mag-Shopee, or mag-Shopee seller, or Lazada, maganda siyang practice. Sa totoo lang, sinubukan ko magbenta sa ibang platform like Carousel. Dati Olex yun eh, tapos naging Carousel. Hindi ako masyadong pinala dun. And hindi ko nasubukan sa Lazada, nag-Shopee ako. And yung unang mga si Shopee, hindi nabenta. Pero nabenta rin later on. So yung sa pangalawa ko ng account sa Shopee, itong mga sapatos na to, alam niyo sa totoo lang, isang taon yata itong nakapost sa Shopee bago nabenta. Although totoo, nilagyan ko ng discount. And nabenta na siya, binigay ko na kesa naman naluluma lang nakatambak. And also it's a good practice kasi pag bala ko na rin naman magpalit ng mga damit, sapatos, sa mga gamit, kumbaga may bagong space dyan sa closet ko kaysa natatambak sila. Hindi maganda yung natatambak yung gamit. Tapos hindi naman nagagamit. Ayoko ng ganun. Gusto ko kung bibili akong damit, nasusuot ko talaga sila. Yung bang ganun. So, para magkaroon ng bagong opportunity, ilet go mo yung mga luma na hindi mo naman na kailangan. So, wala lang. Nasuggest ko lang naman. Kung gusto nyo, simulan nyo magbenta. Madali lang. Yun nga lang, kailangan mo mag-provide ng airway bill. And maraming nagbago ngayon sa shopping patakaran na. Well, I admit yung iba hindi masaya. Pero okay lang yon. Sa ngayon, binibuild up ko pa rin naman yung shop ko pa. So, ang mga binibenta ko, yung mga pre-love, yung mga ginamit ko na. So, yun muna. Tapos pag, puro decluttering lang ba? Yun. Pag hindi na decluttering, talagang pag gusto mo na kumita ng pera, yung negosyo mo, pwede ka nang mag-register kasi gusto mo na talaga for money. Ako kasi ngayon, hindi sa ayaw ko ng pera, pero ngayon, ang purpose ko talaga ng pagbenta, more on, syempre may kita, pero hindi yun yung ma-declutter ko. But at the same time, hindi naman masayang kung maganda pa yung kondisyon ng isang gamit ko. Ganun. Try nyo lang, subukan nyo. Madali lang naman mag-sign up. Alam nyo yun, kahit anong social media platform, di ba? Pipilapan mo lang yun, tapos magpo-post ka, yun lang yun. Kailangan mo nga lang mag-provide ng printer, kasi ngayon ganun na sa Shopee at sa Lazada. So, nasuggest ko lang kung gusto nyo, ibenta nyo yung mga hindi nyo na ginagamit o tingin nyo mga binigay sa inyo ng mga ex nyo na hindi nyo na kailangan, parang kalimutan si ex, makamove on agad, mga ganon. O kung hindi lang, dahil gusto nyo lang ng bagong gamit at ayaw nyo nang natatambakan, benta nyo. Sinubukan ko rin sa Facebook pala, pero mahirap magbenta. Sa Shopee talaga ako mas nakakabenta. Kahit medyo mahigpit si Shopee, wala akong choice kasi doon pa rin ako mas nakakabenta eh. Kaya kasi nasadya ako maglagay ng mga discounts, lalo na pag may mga promo, ganun. So, yan guys. Natutuwa ako kahit may pa-isa-isa o dalawa akong benta. Masaya na ako nun. So, yan lang. Na-share ko lang sa inyo. Salamat sa panonood. Thank you so much for watching. And I'll see you again on my next video. Just Mabalus po. Ingat. Bye!